No project for Kyla, di ba? Sobrang proud siguro ng kanyang mother na si Janice De Belen, at tatay na si John Estrada, di ba? Pero dito ang mga friendship, itong seri na po na nilak, bida kontra bida, itong si Kim Chu, di ba? Sabi nga ni Maricel, nung tinanong ko nag-crossover, doon sa pelikula, kaya kong abutin ang langit, nag-crossover siya. Kasi bida kontra bida din siya doon, di ba? Sabi niya ibang sa... Kim Chu 2 eh. Oo, oh, oh, iba! Iba-iba. Parang maiinis ka po, ibig sabihin, effective siya sa kanya. Nakakainis, di ba? Parang, may pinuntahan. Diyos ko, yan nga nakatikim si, ano, di ba, si Kim Chu nang mag... nang sampal kay ano, Maricel Soriano. Oo, ayaw na bakit cream. Sinampal, may pinanggagalingan friend, di ba? Lumabas naman sa mga write-ups, di ba, na tinuha yung dalawang anak niya. Sino ba yung dalawang anak niya? Alamin nila yan. Correct, ayun na lang. May tuhugan nangyari, di ba? Kung saan sila nang gagaling, kung bakit may mga puot sila sa bibib. Di ba? Maiintindihan niyo po yan kapag napanood niyo po ang Linlang. Correct. Yes. Anyway, sa di tayo pwedeng linlangin ni Paolo na pumayat siya ngayon at kinakailangan ito sa seryeng Linlang. Bukod sa malutong na sampal sa kanya ni Maricel sa eksena, nahirapan din daw siyang ma-achieve ang pagpapapayat. Anyari ba, Paolo? Roll BTR. Hindi madali siyempre dahil at the start of the show, upon pitching it to me, nag-ready na kagad ako to gain weight. And part of that, of course, you lose other projects. You can't do other projects because you're big. You can, you're heavy. So, ang dami talagang naapektuhan. But, you know, it's just, parang iniisip ko lagi, it's for the show, para dito sa show. Tapos pagkatapos nun, kailangan ko pa magpapayat. So, doble hirap. Sabi ko, yung usapan, ganito katagal. Tapos pabawas ng pabawas yung mga days na binibigay na palugit sa akin. So sabi ko, ayoko mapahiya. Gusto kong maiba yung itsura ko dito sa face na to, nitong show, nung serye. So yun talaga, crash diet ako, worked out, non-stop, rigorously. And at the same time, I was training for boxing as well para dito sa show. Actually, mahirap yung ginawa ni Paolo Pren. Kasi dito sa serye, parang sinasabi ka lang, medyo malaki ang katawan mo. Pero may ginagawa pa siyang ibang show pala na kailangan payat siya. So, kailangan niya magpapayat na naman. So, babalik na naman siya sa character niya sa Linlang na medyo laki-laki ang katawan niya. Kasi boxing, magpapataba na naman siya. Parang ang hirap, papapayat, papataba. Pero at least ginagawa niya yung kung ano ang kailangan sa role niya. At least ikaw consistent. O, consistent ba ito pa? Teka muna, parang intindi ko, parang sa mga ibang portion ng serye, parang kailangan payat na siya. Oo, yun din ang intindi ko. Hindi friendship, ganito. Nung una, mataba siya. Kasi may mga pangyayari, may mga insidente na baka umaman na or something. Pag-iganti na, parang kailangan payat na siya na yami na siyang tignan. Parang umaman siya eh, no? Pantanghuli. Na kailangan magpapayat. Kasi ang sabi niya sa ibang mga projects, kailangan kong pumayat. Sinasabi rin niya, pero... kasama rin sa karakter niya dito sa serye. Na kailangan po ba ito? At kaya boxing-boxingan siya. Para makita yung pagkakaiba ng itsura niya noon na walang-wala pa siya doon sa umangat na siya. Ganun ang intindi ko. Kasi parang ano eh, umaman siya eh. Ayoko na lang ano maging spoiler, di ba? Pero parang ganun din dati sa akin. Ganun din ang intindi ko. Iba lang ang intindi mo, no? Anyway! At dalawa kayo magkakampo. Hindi naman pwedeng tumanggap ka ng ano. Alam ko sa mga artista, kapag may isang project, nakafocus lang sila. At parang napaka-imposible naman, mataba ako dito, payat ako doon. Hindi pwede, ay, cannot be. Parang yun ang intindi ko kasi. Hindi talaga. Dapat focus ka lang doon kung ano yung ano mo na yun. Sa project na yan, di ba? Parang, diba? Teka muna, saka na lang mo yung project na yun kasi mataba ako sa role na ito. Ay, dapat, ang itim ano to? Lang. Diba? Parang ano ka lang, hinihipang ka lang, mataba ka doon, o hihipang ka, gano'n. Yun. So, tama tayo, pinatama tayo. So, I rest my case. Tapos, yung Linlang na yung friendship, ano, nakita mo naman yung katawan nyo sa press ko, di ba ang yami-yami niyang payat-payat?
Pero yung mga first two episodes, talagang mataba. Sabi ko, bakit yung titsura niya? Bakit yung pala kailangan sa role talaga? So, ayun na yung nag-diet na siya. Para magandang katawan. Para alam yung development ng kanyang character. Oh. May pagkakaiba sa before and after. At saka, siyempre, pag ikaw iniwan ka ng ano, or di ba, pag halimbawa, may pag-iganti ka, at parang gusto mo magpayami rin sa mga nanloko sa iyo, di ba? Tama naman. Ay, ito ba yung ano, ganon, di ba? Pero alam nyo, itong lead lang, parang nangyayari, pero sa totoo buhay, nangyayaring character ng magkapatid. Di ba, may ganon naman talaga, nangyayari. Meron ganon. Minsan magkamag-anak, nangyayari din na meron isang babae, may ganon. Di ba nangyayari naman sa mga kwento yan talaga? Oo, sa mga kwento. Yes!